Nakikita mula sa bidyong ito ang makakapal na usok na ibinuga ng Bulkang Taal simula pa kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang steam-rich plume na nanggagaling sa main crater ng bulkan na nakikita sa Taal ay kabilang sa mga parametro na pagiging aktibo ng Taal. Maliban dito, may 29 na priyato magmatic burst o maliliit na pagsabog ng bulkan na tumatagal ng 1 hanggang 5 minuto batay sa inilabas na bulletin nito. Umabot sa 6,700 tons kada araw ang sulfur dioxide na ibinubuga mula sa bungangan ng Taal. Nasa 3,000 metrong taas naman ang makakapal na usok na ibinubuga ng bulkan na napapadpad sa dakong kanluran, Hilagang Kanluran. Paalala ng local government unit na sakop ng Taal Lake na maging alerto at laging maging handa kung sakaling mag-alboroto ang bulkan. Ngayon, nananatili pa rin sa ilalim ng Alert Level 1 ang Bulkang Taal sa Batangas ayon sa PHIVOLCS. Ibig sabihin, delikado at bawal na bawal pa rin ang pagpasok sa Volcano Island. Ari Silvestre, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.